mabuting babae ang sundalo na. Tapos ngayon na kay kapitan. Sinati-ati. Awakan. Ako yung pinaka-konti ang siya. Kung so, mashallah, dito yung mga kapatiran, mga masisigasig na estudyante, yan. Salam kayo mga kapatid. Mashallah, mashallah. Ayan. Mga ustad doon, ah. Opo ano, no, opo ano. Bismillah. Dito bro, dito ako Ahmad. Yalla Ahmad. Oh, sek dito naman. Ayun, ayun. Start dyan, sek naman dito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'ad. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, inshallah, ang mabuting babae, siya ang sandalan ng lalaki. Tayib, ang mabuting babae, ang sandalan ng lalaki. At ito ay may mga kaganapan na pangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya naging isang propeta. Ano ba yung kalagayan niya nung dumating sa kanya si Jibril alaihi salam? Isipin mo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, normal na tao lamang siya bago siya ihirang na propeta. Ano yung trabaho ng mga propeta? Lahat ng propeta ay naging pastol. Nagpapastol. At hindi lamang 'yun, siya yung pinagkakatiwalaan ng mga tao. Kapag may mga kagamitan sila, iniiwan nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinaguriin siyang al-Amin, as-Sadiq, as-Sadiqul Amin. At pag-uusapan natin dito mga kapatid yung kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung dumating si Jibril sa kanya, yung nagpakita sa kanya ang anghel na naitasan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbaba ng revelasyon sa mga propeta. At isang maikling kwento rin kay Propeta Ibrahim alaihi salam ang tinaguri ang ama ng mga propeta, si Propeta Ibrahim alaihi salam. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Sulat ng Quran, sa dila ni Ibrahim alayhi salam, Rabbana inni askantu dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram. O Allah, iniwan ko ang aking mag-ina. Sino yung asawa niya rito? Natito ko. Kasi dalawang asawa ni Ibrahim alayhi salam. Si Hajar at si Ismail. Sa Islam, mga kapatid, sa mga bago Muslim, si Ibrahim alayhi salam, dalawa po yung asawa niya. Ang iba, ang paniniwala, sabi nila, kabit daw si ano? Si Hajar. Hindi, yung kailan ba dumating yung batas na ano, na isa lamang ang asawa sa paniniwala ng mga Kristiyano? Nung dumating si Jesus, sabi daw nila, paniniwala nila, isa lang ang maaaring pakasalan. So ang tingin nila kay Hajar is naging kabit. Paano na magiging kabit? Eh sino yung nauna na propeta? Si Ibrahim o si Isa? Si Jesus? Si Ibrahim. Ang layo ng batas, ang layo ng pagitan nila. Kaya sa Islam po, lahat yun kasal, mga kapatid. No? Ito yung kwento. Ang sabi ni Ibrahim alayhi salam, O Allah, O aking Panginoon, iniwan ko ang aking mag-ina si Hajar at si Ibrahim sa lugar sa Makkah na walang zara, walang pananim. Pero yung lugar na yun, yung Makkah, ito ay sagrado, alam natin, sagradong lugar. At walang ano dyan, walang yung anhar, mga ilog, at walang mga batis. Kumbaga ano siya, hindi siya tinataniman, disyerto talaga siya. O Allah, iniwan kong mag-ina ko ron, ikaw na ang bahala sa kanila. Tapos nung aalis na si Ibrahim alayhis salam, pupunta siya ng Sham. Iniwan niya na yung mag-ina niya ron, hinabol siya ni Hajar. Tingnan niyo mga kapatid, ang sinabi ni Hajar alayhis salam. Inutusan ka ba ni Allah na iwan mo kami rito mag-ina? Kami ng anak mo, bata-bata na anak mo, si Ismail. Tapos si Propeta Ibrahim alayhis salam, nagkaanak siya, 90 plus na. Kung kailan siya nagkaanak. Kumbaga, matagal kang nanabik na magkaroon ng anak, tapos iiwan mo yung ano mo rito, iwan mo kayo mag-ina rito. At hindi lamang yun, dagdag sa kwento, matagal na ngarap magkaroon ng anak si Propeta Ibrahim alayhi salam, dumating yung kwento na inutusan siya ni Allah, yung panaginip niya, nakita niya na kinakatay niya ang kanyang anak na si Ismail. Pero yung kanyang asawa, si Propeta Ismail alayhi salam din, sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Dahil sa pagsunod, dahil sa paniniwala ng babae kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, hinabol ni Hajar alayhi salam si Ismail kasi aalis si ano eh, si Ibrahim alayhis salam. Aalis na si Propeta Ibrahim alayhis salam papunta ng Sham. Papunta ng Palestine. Kasi yung noong araw, yung panahon ng ang lugar ng Sham, saklaw niya yung Palestine, yung Syria at Jordan at yung mga ibang bansa pa diyan. Ang tawag sa kanila is Asham. Si Allah subhanahu wa ta'ala ba ang nag-utos sa iyo na iwan mo kami rito? Ang sabi ni Ibrahim alayhis salam, oo.
Kung ganun, ito yung sinabi ni Hajar. Pakinggan niyo mga kapatid. Kung ganun, hindi kami papabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar na ito. Ano yung sabi ni Hajar alayhis salam? Hindi kami papabayaan ng iyong Panginoon. Hindi kami papabayaan ni Allah dito sa Makkah. Isipin niyo mga kapatid, hindi sila taga Makkah. Nang ibang bayan sila eh, pumunta sila ron. Iniwan niya yung mag-ina niya sa sagradong lugar. Ngunit, dahil sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta si Ibrahim alayhis salam sa Palestine. Pinunta niya, pupunta siya ron sa kanyang asawa na si? Sino yung asawa niya ron? Sarah. Si Sarah. At may mga kautusan doon, at hindi ito yung pag-usapan natin. Ngunit yung point natin dito mga kapatid, anong iman, no? Sa ganitong antas ng pananampalataya ang narating ng babaeng ito, mag-ina. Mag-ina. Walang pananim, walang kapitbahay. Maraming mga mabangis na hayop sa panahon noong araw. At doon noong araw pa, walang kuryente. Wala rin tubig doon. At kaya nga dumating yung kwento na Zamzam. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Ummu Ismail. Kinaawaan siya. Bakit? Dahil kung hinayaan niya lamang ika yung Zamzam na tuloy-tuloy sa pag-agos, ito ay magiging ilog. Kasi yung Zamzam sa Makkah, yung pinakasagradong tubig sa buong mundo, sa kasalukuyan, yan ay balon lamang yan. Pero mashallah, kumukhang 1,400 years ago ang lumipas. Hindi, lagpas pa. Lagpas, ilang taon na. Ilang libong taon na yung lumipas, hanggang ngayon nakikinabang yung mga Muslim dyan, sa balon na yan. Tingnan nyo mga kapatid, no? Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, kinaawaan ni Allah si Ummu Ismail. Kung hinayaan niya lamang yung Zamzam na umagos, yung Zamzam siguro hindi lamang balon, kundi ilog na yan. Kaya lang dahil sa takot ni Hajar, gutom na gutom sila eh, mag-ina. Walang makain, walang mainom. Tapos biglang may lalabas na tubig dahil sa ito ay sa kapintulutan ni Allah. So yun yung kwento mga kapatid, na yung point natin dito, yung iman ng babae. Lagi nag-iisip ng mabuti sa kanyang Panginoon. Ano man ang mangyari, kapag may kautusan, kapag may gagawin si lalaki, halimbawa, siya ay dapat mag-isip lamang ng mabuti at manalig kay Allah. Parang si Hajar alayhis salam. Dalawa lamang sila, bata yung anak niya. Walang mga kapitbahay sa Makkah noong araw. Hindi pa yung kilala. Pero dahil sa kanyang iman, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumang-ayon siya. Saan? Sumang-ayon siya sa kagustuhan ni Propeta Ibrahim, na manatili doon. Namanatili saan? Sa Makkah. Si Allah ba nag-utos sa'yo na iwan mo kami rito at pupunta ka ng palist ng Sham? Oo. At dito naman tayo sa pangalawang topic natin, mga kapatid. Ito ay ang kwento ni Khadija radhiyallahu anha. Mga kapatid, ang kwento na ito is napakaganda at maraming aral ang makukuha, ang kapupulutan natin. Una, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is nung siya ay nasa Gharul Hira, sa bundok kung saan siya ay nagninilay-nilay o nagmumuni-muni, sumasamba sa kanyang Panginoon. Hindi niya kilala pa kung sino yung kanyang Panginoon eh. Hindi niya pa alam ang pangalan ng Diyos ay si Allah. Kumbaga, yung Panginoon niya is kinikilala niya ang Diyos is fitra, yung likas. Yung normal, yung may lumikha ng kalangitan at kalupaan, ikaw ang sinasamba ko. Pero hindi pa siya nagpapakilala na siya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi siya nandoon. At si Khadija, sinusuportahan siya. Tingnan nyo. Hindi pa siya propeta, pero sinusuportahan na siya sa kanyang ginagawa. Dahil yung ginagawa niya ay, Ano yung ginagawa niya kapatid? Pagsamba. Kayo rito. Masha'Allah, alhamdulillah, lahat ng nandirito, palagay ko, isuportado ng kanilang mga asawa. Kasi pupunta kayo para mag-aral, pupunta kayo para magsaliksik ng kaalaman. Ang iba, siguro, pupunta ka dyan, mag-aaral ka sa Islamic Center, wala ka naman kinikita dyan, wala ka naman papakinabangan dyan. May mga ganun. Inuunan pa yung barkada mo sa pag-aaral kayo sa amin. Subhanallah, yung ganung tanda ng babae, mga kapatid, is walang kabutihan sa kanya. Yan ang katotohanan. Walang kabutihan sa ganung babae. Pakinggan natin, mga kapatid, ang kwento na ito. Sa riwaya, naiulat, sinabi, dahil sa sobrang takot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung dumating na si Jibril alayhi salam sa kanya sa Gharul Hira, ang sinabi sa kanya, iqra, magbasa ka. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqari, hindi ako marunong magbasa. Tapos inulit ulit, iqra, hindi ako marunong magbasa, iqra. Hanggat sa sinabi niya, hindi ako marunong magbasa, tatlong beses, at sinabi ni Jibril alayhi salam, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. At yung summary ng kwento, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmadali siyang umuwi. Sino yung pinuntahan niya? Pinuntahan niya ba ang kanyang tito na si Abu Talib? Pinuntahan niya ba yung kanyang kaibigan na si Abu Bakar?
Pinuntahan niya ba yung mga pinuno sa Makka? Kasi maraming pinuno sa Makka eh. Yung mga kilalang tao, particular ang kanyang tiyuin na si Abu Talib. Pinuntahan niya ba yun? Siya yung pinuno ng ano, ng angkan ng Hashim sa panahon niya. Kinikilala siya, mataas yung katungkulan niya. Hindi. Ang pinuntahan kaagad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang asawa. Si Khadija radhiyallahu anha. Dahil may tiwala siya kay Khadija. Kilala niya yung asawa niya. Yung talino ni Khadija, yung isipan ni Khadija, yung paniniwala ni Khadija, yung pananampalataya niya, ang kanyang ugali, dumiretso kagad siya. Ano yung sinabi niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fajalastu ila fakhidiha. Umupo ako sa kanyang hita. Dinikit ko ang kanyang hita sa kanya. At ikinuwento niya ang buong pangyayari. Yung buong pangyayari. Mga kapatid, sa kwento na ito, sa pangyayari na ito, mayroong dalawang aral na maupulo tayo. Yung nangyari kay Khadija radiyallahu anha at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakay. Una, ang asawa. Ang kagandahang asal ng isang babaeng sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung una. Bakit? Dahil yung tiwala na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, napapakalmahin siya. Kumbaga papagaanin yung loob niya. Isa, napakahalagang bagay ito. Dahil may mga babae na hindi mo pwedeng sabihan ng pangyayari. Mga kaganapan. Bakit? Dahil... Dito. Meron. Meron na. Taib, ang unang bagay rito mga kapatid is yung pagpapakalma, pagpapagaan ng loob ni Khadija radiyallahu anha sa kanyang asawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung nabanggit sa Banal na Quran na sinasabi ni Allah, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Mga kapatid, ito po ang sinasabi sa Banal na Quran patungkol sa mag-asawa. Pakinggan sa mga single pa rito ha, yung mga wala pang asawa. At si bro, may asawa ka na ba bro? May asawa si brother. Ito mga kapatid, yung buhay mag-asawa ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ kabilang sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ na nilikha niya para sa inyo na magkaroon kayo ng mga asawa. Kumbaga pares, ito'y kabilang sa tanda ni Allah. Hindi ka nilikha ni Allah na mag-isa. Nilikha ka ni Allah na mayroong kapares dito sa mundo, inshallah subhanahu wa ta'ala. At وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَة at ginawa ni Allah sa pagitan ninyong mag-asawa, yung mawadda, yung pag-ibig sa bawat isa, pagmamahalan sa bawat isa, wa rahma, at magkaroon ka ng awa, habag saan? Sa bawat isa. Yung una rito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, litaskunu ilayha, upang tirahan nyo sila. Yung titira ka sa iyong asawa. Ito ay yung tuskan zawjuha. Kumbaga, pahingahan. Hindi, sakana, yes, yung, kumbaga, di ba sakan, tirahan? Yung pananatili sa kanya. Yung pananatili sa kanya. Pero yung tinutukoy rito mga kapatid, upang magpagaan sa iyo ng loob. Kasi kapag nasa labas ka, halimbawa, eto, disyerto, nung araw, disyerto, tapos maraming mababangis ng hayop. Kapag nakapasok ka sa iyong tahanan, ano yung mararamdaman mo? Safety ka na. Panatag ka na. Di ba? Kampante ka na. Yan yung katangian ng isang asawa. Yung asawang babae, mga kapatid, litaskunu ilayha. Ilayha, kanino babalik yung ha doon? Sa inyong mga asawang babae. Upang mapanatag kayo sa inyong mga asawang babae. Ang babae, mga kapatid, kapag hindi ka napapanatag sa kanya, walang kabutihan doon. Ang isa sa mga katangian ng mabuting asawa, yung sinasabihan mo ng kwento. Yung ikinukwento mo sa kanya ang iyong mga problema, yung mga pangyayari. Pero kapag ang babae, bawat sinasabi mo sa kanya problema, kaganapan, ikinukwento naman sa iba. Asawa mo, pag kwento mo sa iba yung problema, yung kamalian, yung kahihiyan. La ilaha illallah. Walang kabutihan yung ganun, mga kapatid. Walang kabutihan yung ganun. Kaya ang sinasabi sa Banal na Quran, malinaw yung sinabi ni Allah, litaskunu ilayha, upang tirahan yung mga asawa ninyo. Yung bahay, ano meron sa bahay? Di ba? Panatag ka sa iyong bahay. Kahit nga pag may kaguluhan, may digmaan, may patayan, saan ka kagad pupunta? Sa loob ng bahay mo. Kasi pakiramdam mo, safe ka ron. Yan yung asawa, kapatid. Yan yung katangian ng mabuting asawa sa Banal na Quran sinasabi, litaskunu ilayha. Dahil sa inyong mga asawa, kayo ay
magkakaroon ng kapanatagan sa kanila. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, lahat ng nangyari sa kanya sa Garul Hira. Garul Hira, pakinggan niyo mga kapatid, nung nagpakita sa kanya si Jibril, ikinuwento niya ang sabi ni Propeta Muhammad, ang sabi ni Khadija radhiyallahu anha. Sumumpa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpaman kay Allah. Ikaw ay magiging isang propeta. Pinakalma siya. At sinabi ni Khadija radhiyallahu anha na sila ay pupunta sa kanyang kamag-anak na si Waraka bin Nawfal. Kasi si Waraka bin Nawfal, isa siyang Nasraniya, Christian siya, at may kaalaman sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi Biblia, no? Kasi wala naman talagang Biblia eh. Yung word na Biblia is bago lamang yan. Kung pupunta ka sa mga Christians na Arab Christians sa Palestine at sa Jordan, sa Egypt, ang kanilang banal na kasulatan, hindi Bible. Ang pangalan ay Al-Kitab Al-Muqaddas, at meron ako yun. Yung banal na kasulatan. At yung napapaloob sa libro na ito is yung Torah ni Moises at Ebanghelyo ni Kristo. Kasi yung Bible is bagong salita lamang yan. Tingnan nyo mga kapatid yung ginawa ni Khadija radhiyallahu anha. Pinakalma niya ang kanyang asawa. At ayun yung ginawa ni Khadija sa pangyayari na ito. Nung dumating sa kanya ang anghel, ibang tao, ibang anyo. Pero si Khadija radhiyallahu anha, nag-isip kagad ng mabuti. Nag-isip kagad ng maganda. At pinakalma ang kanyang asawa. Isipin nyo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, nanginginig siya eh. Oh, zamiluno. Takpan niyo ako. Hindi niya alam yung gagawin niya at lumapit siya kay Khadija. Hindi siya kagad lumapit sa kanyang tiyuy na mas matanda sa kanya. Kapatid ng kanyang tatay, si Abu Talib. Makapangyarihan si Abu Talib sa panahon niya. Kilala siya. Pero kanino siya kagad lumapit? Kanyang asawa. Tayo, nagawa na ba natin yun? Kapag nagagawa niya sa inyong asawa yun, pagsabihin ng inyong mga problema, papakalmain ka na yung asawa, papagaanin ang loob mo, alhamdulillah, tanda ng kabutihan yan. Pero kapag ang babae hindi pinagsasabihan, ibig sabihin may problema na kailangan ayusin. May problema na kailangan ayusin. Kasi minsan si lalaki hindi nagtitiwala sa kanyang asawa eh. Alam niyo po yun? Tanda ng araw ng paghuhukom yun. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, laya man, hindi mapapanatag, kumbaga hindi siya kampante sa kanyang jalis, sa kanyang kaibigan. Dito sa atin, lahat ng nandarito. Kapag meron kang kaibigan dito na araw-araw mong kasama, kapag wala kang tiwala sa kanya, yan yung mga tanda ng araw ng paghuhukom. Pero ang isang sumasampalataya, lagi siyang may tiwala sa kanyang kapatid, particular kapag kapatid niya sa pananampalatayang Islam, kapag kakatiwala na tao, napag-iiwanan ng amana, tanda ng pananampalataya yan. Pero yung tintukoy natin dito mga kapatid, yung babae. Kapag wala kang tiwala sa iyong asawa, wallahi al-adhim, musiba. Musiba. Kaya sa kay Abdulaziz, inshallah. Hindi bro, totoo, kapag bilang kapatid sa Islam, at may karanasan sa buhay, may asawa, kapag maghahanap ka, huwag ka makinig sa akin, makinig ka sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadfar bidatid din. Ibinahagi ko lamang sa iyo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piliin mo ang may takot kay Allah, yung may pananampalataya. Huwag kang magpapalilang sa ganda. Huwag kang magpapalilang sa yaman ng babae. Huwag kang magpapalilang sa katanyagan ng babae, sa pagiging popular o sikat. Piliin mo yung babaeng may pananampalataya kay Allah. Tulad ng nangyayari dito, pinakalma niya si Khadija radhiyallahu anha, pinakalma niya ang kanyang asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pakinggan natin yung sinabi ni Aisha. Ang sabi ni Aisha, abshir yabna am, wathbut. Ito ha, mga kapatid, mag-isip ka ng magandang balita. Magandang balita yan, yung dumating sa'yo o ikaw na aking ibnu am. Kasi halos magkamag-anak si Khadija at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero magkalayo sila. At maging matibay ka. Tingnan nyo, mag-isip na mabuti, magandang balita, at maging matatag ka. Fawalladhi nafsu Khadija biyadi. Sumumpa si Khadija kay Allah subhanahu wa ta'ala sa may hawak ng kanyang buhay. Inni la arju an takuna nabi hadil umma. Ako ay umaasa na ikaw ay maging propeta ng umma na ito. Tignan nyo kagad yung pag-iisip ng mabuti. Masya Allah. Di ba? Pag-iisip ng mabuti. Una, mag-isip ka ng mabuti. Magandang balita. Pangalawa, pinayuhan na maging matatag. Pangatlo, umaasa ako na ikaw ay maging propeta. Napakataas ng pangarap ni Khadija. Maging propeta ng umma na ito. Kasi si Khadija radhiyallahu anha, may kaalaman din siya tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, sa may darating na propeta. Yung nagpakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Jibril, alam niyong katangian, alam ni Khadija.
At umaasa siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang maging propeta. Dahil dumating biglaan isang anghel, yung katangian binigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Khadija, at tumatak agad sa isipan ni Khadija, matalino si Khadija na yun ay anghel. At yun yung anghel na pumunta nagpakita kay Propeta Musa alaihi wasallam. Tingnan niyo mga kapatid yung payo. Kapag pinapayo ka ng asawa mo, paano ba sa tausog yung ano? Mahal? Lasa? Lasa. So, atin ka lang dyan sa ano, sa mga pag-aaral sa Islamic Center. No, sumama ka dyan sa mga ano, sa mga, katuna ka ba ano? Saan ba Islamic Center? Wallahi, tanda ng kabutihan yan. Kapag pinapayuhan ka, mag-aaral ka, magsala ka. Sa Maguindanao daw, tayan. May asawa ba Maguindanao, bro? Wala pa? Wala pa. Hindi, pero totoo mga kapatid. Yung ganitong kalagayan mga kapatid na tumutukoy sa atin sa kay Khadija radhiyallahu anha is summarize lamang ng maikling kwento ito kasi mahaba yung kwento ni Khadija. Kabila rin sa mga kwento ni Khadija, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinasuportahan niya. Yung naging propeta na siya at sinamahan niya kay Waraka bin Naufal sa kanyang tiyuin na may kaalaman tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. After nyo, nung naging propeta na si Khadija radhiyallahu anha at siya yung unang babae na naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuportahan niya sa da'wa. Yung kayamanan niya, wala siyang pakialam. Kahit malugi, kahit maubos yung kayamanan niya, sinuportahan niya yung kanyang kayamanan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo, kung may asawa tayong babae, tapos ginagamit natin sa da'wa, ano ba yung mapapalaman sa da'wa? Hindi naman tayo mayaman. Ano ba yung mapapalaman sa pag-aaral? Diba sa pagtulong, naubos yung pera natin. Si Khadija radhiyallahu anha, ang kanyang buhay, ang kanyang kayamanan, ginugol niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tanda ng mabuting babae, mga kapatid. Mabuting asawa. Kaya, yung mga binata pa, at yung mga nagbabalak, Bro Amir, ha? Humili kayo ng may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala para hindi kayo, para hindi humining para ng panataya ninyo, manatili kayong matibay, manatiling matatag, at hindi lamang yun. Yung babaeng hinahanap, yung lalakas ng inyong pananampalataya, yung tutulungan ng inyong iman, yung poproteksyon ng kayo. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan pa natin yung hadith na ito, khairun nisa, ang mabuting babae. At mayroong apat na babae na nabanggit sa hadith na apat na babae. Sino yung apat na babae na mabuti? Sino yung una? Si Asia? Asia, sino si Asia? Asawa ni Fir'aun. Pero nag-iwalay sila, si Asia. Pangalawa, si Maryam. Khadija. Si Khadija at si Fatima. Yung apat na mabuting babae nito. At sinabi sa hadith, ang mabuting babae ito, khairun nisa, ang mabuting babae. Ibig sabihin, inshallah, yung mabuting babae na ito kasama sa hanay ng apat na ito. Dahil sinabi yung kataga na khair, yung mabuting babae. Kapag tumingin ka sa kanya, mapapangiti ka. Kapag tumingin ka sa iyong asawa, mapapangiti ka. Ano ba tinto ko rito? Na mapapangiti ka, mashallah. Pagtingin mo sa asawa mo, maganda, maputi, makinis. Maganda. Ganun ba? O napapangiti ka dahil sa ugali niya. Dahil sa takot niya kay Allah. Wallahi mga kapatid, kahit maganda yung asawa mo, kung pangit naman yung ugali, kung wala naman takot kay Allah, ayaw mo tignan. Gaganon ka po. Ha? Hindi, totoo. Pero kapag ang babae, wallahi, kapag yung babae makita mo, mashallah, nagsasala ng tahajud gabi-gabi, pinapayuhan ka, unang tingin pa lang, napapangiti ka sa kanya. Dahil sa kanyang ugali, dahil sa kanyang pananampalataya kay Allah. Ito yung mabuti na sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lamang yun ha, kapag napatingin ka sa kanya, napapangiti ka. Pangalawa, kapag wala ka sa kanya, pinangangalagaan niya ang kanyang sarili at ang iyong kayamanan. Paano pangangalagaan ang kanyang sarili? Hindi siya lumalabas ng walang paalam. Yan yung unang-una. Hindi lumalabas ng walang paalam. Pangalawa, kapag wala ka, hindi siya nakipag-chat kung kani-kanino. Hindi nakipag-usap kung kani-kanino. Pangatlo, kapag may habiling ka sa kanya o may utos ka, ginagawa niya. Pang-apat, pinangalagaan ka niya sa kanya sa iba, yung kapag mayroon kayong problema, mag-asawa, hindi niya nilalabas sa iba. Kahit sa inyong mga anak, hindi nilalabas. Nagkaroon ng problema sa bahay, sa loob ng kwarto pag-usapan, at hindi nakakalat sa iba. Yan yung mabuting babae. At hindi lamang yun yung pinangalagaan ang iyong kayamanan. Kasi dahil wala ka, yung kayamanan nyo, sino may hawak? Siya. Naiwan sa inyong tahanan ang iyong kayamanan. Hindi siya bili ng bili, gastos ng gastos. Diba?
Kumbaga may kaida, may sinusunod. Ito yung katangian ng mabuting babae. Bro Khalid, pakulot nga yung tatlong katangian na ito na sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nisa. Kapag titingin ka sa kanya, ano mangyari? Masaya ka. Ha? Paano ngiti? Sample lang ngiti. Asya. Tawa na yung kay Khalid. Tapos, ano yung pangalawa, bro? Ha? Ano yung pangalawa, Abdulaziz? Kasama yan sa mga katangian. Pero yung kasama rito, yung babae na masunurin at kapag wala ka, pinangalaga na yung sarili. Pinangalaga ng kanyang sarili at yung kayamanan. At meron pang hadith na isa na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, na ayun isa khair, ano yung babae na mabuting sinabi niya, allati tasurruhu idha nadar. Yung eto rin, yung napapangiti, si brother, mashallah. Bawat tingin niya sa asawa niya, napapangiti. No? Kasi kalmado siya, alam niya yung panapalataya ng asawa niya. Tulad ng sinabi natin, hindi yung tinitukoy rito dahil sa ganda. Kasi maraming maganda, kilala niyo pa, yung iba mga kilalang tao, maganda yung kanilang asawa, pero naghihiwalay din. Nadadaan din sa hiwalayan. Patunay lamang na hindi kasiyahan yung ganda. Hindi sila satisfied. Na hindi basihan yung ganda. Kasi kung basihan lamang yung ganda, yung mga kilala nating artista, mga tao, mayayaman, hindi lang hiwalay yung asawa nila kasi magaganda. Magdadagdag na lamang sila, di ba? Kung gusto nila. Pero wala, hiwalay din eh. Dahil hindi sila panatag. Hindi sila masaya sa kanilang asawa. Sa hadith, yung mabuting babae, yung napapangiti ka kapag tumitingin ka sa kanya, وَتُطِعُهُ إِذَا أَمَرُ. At kapag inutusan ni lalaki si babae, sumusunod. Mahal, pwede ba magluto ka ng ganito? Adobo? Chula itom? Ano pa? Galing. Tapos, mga utos. Ano mga pagkain? Mahal, masahay naman, pagod ako. Mga ganon. Yung, kapag sumusunod ka agad, yung isang mabuti. Mabuti yung tanda ng kabutihan yan. Pero kapag magalit ka agad, ikaw na magluto. Marunong ka magluto eh. Di ba? Ha? Ikaw yung kakain eh. Ikaw. Pastil ba? Pastil. Tapos sinisigawan ka, pinagkataasan ka ng boses, wala, hindi tanda ng kabutihan yan. Hindi tanda ng kabutihan yan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ito. Kabilang sa mga tanda ng mabuti, hindi sumusuway yung babae, hindi niya sinusuway ang kanyang asawa para sa kanyang kayamanan at sa kanyang sarili. Kumbaga, kung ano yung iutos ng lalaki, sumusunod siya, sumusuko talaga siya. At tandaan nyo mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang tagumpay ng isang lalaki ay nasa likod ng matibay na babae. Mananampalataya ng babae. Karamihan ang tagumpay na lalaki dahil sa kanilang mga asawa na babae mabuti. Maraming nagtagumpay na lalaki dahil diyan. Yung sinuportahan sila dahil sa kanilang asawa, pinalakas ang loob, pinatibay. Diyos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abshir ya ibn Am," sabi ni Khadija. Mag-isip ka ng mabuti. Wathbut, maging matibay ka, maging matatag ka. Diba? Yan sa Islam. Yung mga maubuting babae ka at hindi ka iiwan sa hirap at ginhawa. Kasalan yan ah. Kasalan yan ah. Kaya mga kapatid, inshallah bro Adil, no? Kung may balak magdagdag. Kung may balak na naman yung mga kapatid. Ano yung stat pangatlo? Si Abdulaziz. Si Abdulaziz naman ah. Dandalan sa nakalagtay. Hindi, pero yan po ang totoo mga kapatid. Yan yung totoo. Tingnan nyo siya, balikan natin. Kung iintindihin lamang natin at uunawain natin yung sinabi ni Hajar, si Allah ba ang nag-utos sa iyo o Ibrahim na iwan mo kami rito? Kami mag-ina? Sabi niya, oo. Kung ganun, nag-isip agad ng mabuti si Hajar, hindi kayong papabayaan ni Allah. Umalis ka. Kahit wala ka sa tabi namin, hindi kayo papabayaan ni Allah. Yan ang paniniwala ni Hajar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman, ano yung sabi sa kanya ni Khadija? Abshir. Mag-isip ka na magandang balita. Magandang balita yung dumating sa'yo. Wathbut. At maging matibay ka, maging matatag ka sa iyong kung ano mang meron ka. Wa inni la'arjullaha an takun nabiya hadhil umma. Umaasa ako, tingnan yung pangarap ng asawang babae sa kanyang asawa. Umaasa ako na ikaw ay maging propeta sa umma na ito. Yung asawa ba natin, ano yung mga pangarap sa atin? Baka maging mayaman, maging vlogger. Kasi ngayon, uso yung vlogger eh. Maging famous. Ano pa, maging basketball player. Puro dun niya.
Pero kung may asawa kayo na nangarap sa inyo na masaulo yung Quran, maging mabuting asawa, maganda yun, maging mabuting asawa. No, brother, no? Siya, maging mabuting asawa. Maging mabuting ama. Ayun yung mga tanda ng kabutihan. Pero kung yung pangarap sa'yo, puro dun niya lahat. Wala, mga kapatid, problema yun. Malaking problema yun. Ito yung katangian ng mabuting asawa na inshallah subhanahu wa ta'ala, yung mga lalaki nagtagumpay, nasa likod nila ang mabuting babae. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalawa lamang yung binanggit natin kasi kung babanggitin natin yung mga sahabiya pa, marami pa yun sila. At napakarami pa nila, kulang yung oras natin. Baka hindi na kayo mapaglaro ng basketball. May katanungan ba mga kapatid? Inshallah. Ahmad, may tanong ka Ahmad? Ayan, may tanong yan. May tanong yan. Palagi may tanong. Meron dalawa. Dalawa? Dalawa sama? Masya Allah. Isa pa lang? Isa pa lang. Isa pa lang. Tagtagan natin. Masya Allah, masya Allah. Bakit nilis ka? Ayan. Ang balak. Isa pa lang. Babae lang. Malapit na. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.